Mga idol, magandang araw sa inyo. Siyempre, siguradong nakabalik na nga po ang koponan ng Los Angeles Lakers dahil sa pangunguna sa Western Conference standings matapos ang kanilang marvelous offseason. Ika nga, nang makuha nila si Anthony Davis. Maraming tao nga po ang naniniwalang sila na ang itinuturing na team to beat ngayong season at hanggang sa ngayong Enero nga po 2020 ay parang napapatunayang tama nga po ang kanilang pinagsasabi. Pero di naman nga po bago sa atin na may kailangan pa rin nga pong gawin ang Lakers sa kanilang lineup at yun nga po ay ang pagkuha ng point guard dahil hindi pa nga po sapat si na Quinn Cook at Rajon Rondo sa kanilang koponan. Kaya ngayon nga po ay ilalahad ko sa inyo mismo ang limang point guard sa liga na dapat pagtuunan ng pansin ng Lakers na kunin na ngayong season na ito. Well, sa lima nga pong point guard na ilalahad natin dito mga idol sa ating bagong video, dalawa nga po dito ay naibalitan natin noon sa mga nakaraang video patungkol sa koponan ng Los Angeles Lakers kaya hindi ko na nga po bibigyan pa ng kumpletong detalye para sa kanila. Ang dalawang point guard nga po na tinutukoy ko ay sina Darren Collison at Dennis Schroeder. Naibalita nga natin na gusto ng makabalik sa NBA ni Darren Collison at ang target niya nga pong salihan ay ang kahit anong koponan sa Los Angeles. It's either Lakers o Clippers lang yan nga mga idol. Kung makukuha nga ito ng Lakers ay siguradong magkakaroon sila ng immediate upgrade ni Rajon Rondo na mas magaling na shooter at defender na rin. Magandang piyesa rin nga ito dahil mababa nga po ang risk sa pagkuha sa kanya pero napakataas naman nga po ang reward na makukuha ng team kung magiging sakto ito. Kagaya na lamang ng nagawang move nila kay Dwight Howard. Sunod naman nga po ay si Dennis Schroeder ng Oklahoma City Thunder dahil ginawa nga po ng team na available sa trade ang lahat ng kanila mga players maliban kay Shai Gilgeous-Alexander kahit na napakainit ang start ng kupon nila ngayong season. Kaya kailangan na nga pong mag-take ng advantage ang Lakers sa kalagayan ng Oklahoma City Thunder. Sa ngayon nga po ay naghahangad ang team ng batang assets at draft capital na meron naman ang Lakers ngayon. Isang magaling nga pong player at scorer si Schroeder off the bench at siguradong ang lineup nga po na binubuo ni Schroeder, Green, LeBron, Kuzma, Davis ay isang formidable na lineup dahil lahat nga po sila ay kayang mag-score, tumira at mag-defend. Ang pangatlo naman nga pong point guard na kinakailangan targetin ng Lakers ay si Jeremy Lin na huling naglaro sa NBA sa koponan ng Toronto Raptors. 7 taon nga po ang nakaraan, pinakita niya nga po ang kanyang linsanity sa koponan ng New York Knicks. Ngunit pagkatapos nga noon ay palipat-lipat na nga po siya ng koponan. At ngayon nga pong nakaraang off-season ay dinala niya nga po ang kanyang talento sa ibang liga naman at sumali sa koponan ng Beijing Ducks ng Chinese Basketball Association. Para nga po sa latest update kay Jeremy Lin, siya nga po ay nagiging star player na sa kanyang current na koponan habang siya ay nag-average ng 24.9 points, 6 rebounds at 5.7 assists per game. Sa parte nga po ng Lakers ay siguradong mapapatunayan naman nga po niyang mahalaga siya sa koponan dahil siya nga po ay isang player na mayroong mataas na basketball IQ at familiar naman siya sa koponan dahil nakapaglaro naman nga po siya bilang parte ng Lakers taong 2014 to 2015 NBA season. Isa pa mga idol, hindi naman nga po ganoon kataasan ang kanyang magiging kontrata sa team. Sunod naman nga pong point guard ay si DJ Augustin ng Orlando Magic na kumakailan na nga po ay may nagsilabasa na balita na isa nga po ito sa target ng Lakers na kunin ngayong season na ito. Matapos rin nga pong magpalipat-lipat ng koponan noong mga nakaraang taon na natili pa rin nga po ito sa Orlando Magic ngayong season. Hindi naman nga po ganoon kagalingan ang kanyang ipinapakitang laro sa Magic dahil sa napakalamyang opensa ng team. Pero noong last season nga po kahit paano'y nakapagtala naman nga po siya ng average na umaabot ng 11.7 points per game para sa kanyang team. Samantala, tumitira naman nga po siya ng 42% shooting galing sa 3 at ang ganitong performance niya nga po ay siguradong maidadala niya sa koponan ng Los Angeles Lakers. Well, ang nasabi na nga pong kapalit ni DJ Augustin para makuha ito ay sina Rajon Rondo at ang young assets nila na si Talen Horton-Tucker. Ang huli naman nga mga idol sa ating listahan ng mga point guard na magiging target ng Lakers ay walang iba kundi si Derrick Rose.
Kahit man nga po napakasilimuot ng kanyang naging karir dahil sa kanyang natamong injury, parang bumabalik na nga po ang kanyang laruan nang makasali siya sa koponan ng Detroit Pistons ngayong season. Pero mas makakakuha nga po ng mas magandang pyesa ang team kung imumove nila ito papunta sa ibang koponan. Ngunit kinakailangan nga po munang isakripisyo ng Lakers si Rajon Rondo, Talin Horton-Tucker at ang kanilang multiple second round picks para makuha nila si Derrick Rose mula sa Detroit Pistons. Magaling naman nga po si Rose bilang kanilang instant offense player off the bench para sa Lakers, at higit sa lahat, magandang makita natin ang combo ni Rose at Kuzma na mabubuo sa team ng Los Angeles Lakers kung makukuha talaga nila si Derrick Rose. So yun mga idol, kung kayo ang tatanungin, sino nga ba sa mga players na nailahad natin ang fit na fit talaga para sa Los Angeles Lakers? Isulat lamang mga idol sa baba ang inyong opinion at titignan natin yan isa-isa. So that's it mga idol. I'm your J-Zone TV. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.